Tapos, itong second album, 2 years bago lumabas. So, ako, nagkaroon ako ng madaming influences. Nagkaroon ako ng banda na Bruce Reminda na based on jazz and blues. Tapos si Barbie, nag-mature yung writing niya. Tapos nag-iba-iba yung mga musikero. So eventually, dun, nag-grow talaga yung music, nag-mature. Nag-experiment kami sa may konting samba na jazz, yung Little Bird. Tapos nag-remake kami ng blues na kanta yung kay Lolita Carbon, yung ganyan lang. The band has certainly matured not only as artists but as individuals. Sa test yung ano yung patience namin. Yung na-decide talaga namin na ito ba talaga yung paninindigan natin, di ba kasi we're not getting any younger. Ibig sabihin, kailangan pag habang tumatanda ka, gagamitin yung bay na pag-aralan mo o magsistick ka sa banda. So, na-learn namin na dapat talaga seryosohin mo na maging professional ka. Dapat tuloy-tuloy yung gusto mo na mag-learn ka sa music mo. Dapat yung development mo continuous, hindi ka pwede maging complacent. Cookie says she looked up to singers like Ella Fitzgerald, Holly Cole, and Chet Baker. Nakaka-strike sa akin sa mga singers before. Napaka-simple lang nung, hindi ngayon, di ba? Parang dati konting-konti lang, simpleng-simpleng lyrics, very basic about love, about life. Pero very effective yung approach, very real, very, parang masyadong totoo. Hindi mo kailangan magpasikat para makaget across. Parang yun yung nakakatuwa sa kanila noon eh. Tapos, pati yung lyrics nila, yung melodies, very basic. She says this about her singing style and tells us how important music is to her. Kasi wala ako masyadong technique. Parang una-una kailangan syempre intindihin mo yung kanta mo. Tapos every time on stage, i-reinvent mo yung experiences mo. Kailangan may parallel dun sa kinakanta mo. Tapos maging totoo ka lang. Hindi mo kailangan, naku, maganda ba yung itsura ko? Nakasuklay ba yung buhok ko? Kaya lang kailangan may kilay ka. Yun lang basic requirement. Pero yun, parang hindi ka kailangan maging ano, hindi ka, ewan ko, parang hindi ka kailangan mag, hindi mo kailangan maging conscious na looking good ba ako ngayon. Parang kailangan mag-feel good ka about yourself. Pwede ko pang ma-imagine life without a partner. Pwede ko pang imagine life without marriage, pero life without singing, parang imposible. Finally, Cookie has this to say to the young people who look up to her. Importante yung education. Education, hindi ko sinasabi na kailangan makagraduate ka o kailangan mapasok ka sa LaSalle, Ateneo, or ganyan. Ibig sabihin na education continuously, dapat magbasa ka ng libro, maging constant yung search mo for new things, tapos i-reaffirm mo yung sarili mo. Tapos, huwag kang lalabas sa mundo nang hindi ka prepared, nang napaka-unstable ng grounds mo kasi madaling ma-influensya, madaling baka maging chapsu yung art mo. Dapat know your limits. Kailangan makauwi ka pa rin. Kailangan alam mo pa rin kung ano yung... Pangalan mo. Pangalan mo. Andres. Katulad ko, alam ko na ako si Kim Base. Name, address, parents. Tapos alam mo rin na kung kunwari may nangyari sa'yo, panindigan mo kasi di ba kasalanan mo yan. Kung kunwari, nagbisyo-bisyo ka tapos nasobrahan ka, tapos may nangyari sa'yo, hindi mo pwedeng sabihin na, kasi, di ba? Ginusto mo yan, di panindigan mo yan. Panindigan niyo lang kung ano yung pinili mo. Mag-settle sa middle ground. Kailangan mag-strive ka na maging best sa field na pipiliin mo yan. So, makakalimutan yung mga kaibigan mo. Parang sa amin yung pinaka naging yung kumatang talaga ng color thread. Kasi yung pagkakaibigan niyo, huwag niyong kakalimutan, di ba? Respect each other and respect yourself.